Okay, hello mga ka-farming. So, ito po, no? So, dati po, isa po ako mekaniko. So, sa ngayon po ay kailangan nating mag-farm, no? Dahil sa pandemic. So, mga ka-farming, isi-share ko rin po sa inyo kung ano ang aking pamamaraan sa pagpapatubo ng binhing palay. Okay? So, ang binhing palay po na ginagamit ko ngayon ay Longpin LP2096 in SIC 2015 RC4048 hybrid rice feed. Ayan. Okay? So, ang sukat po ng ating basakan ay 1 hectare. So, ang gagamitin po natin ngayon na binhing palay ay 15 kilos. Okay? So, ito po ang ating pamamaraan sa pagpapatubo ng ating binhing palay. Ayan. Okay. Meron po tayong water pump. Ayan. At ito po yung ating pinagbabaran. No? Okay. So, ito isi-share ko po sa inyo ang ating pagbabaraan sa pagbababad ng binhing palay. Okay. So, una-una po, mas maganda ng ating pinaglalagyan ng binhing palay ay kulambo, no? So, para madaling pumasok yung tubig, baga pa, ma-absorb niya lahat ang tubig ng ating binhing palay. Ayan. At pangalawa, madaling hugasan ng ating binhing palay. No? At pangatlo po, kailangan unang pamamaraan po yung ating binihing palay bago po natin iwanan sa pagbabad. So, kailan po muna natin hugasan yan. Sa unang lagyan natin ng tubig, no, huhugasan lang natin yung ating binihing palay sapagkat naririyan pa yung mga gamot na dati. So, ay malalason yung ating binihing palay. So, kaya dapat hugasan muna natin at itapon natin yung unang tubig. So, bago natin gamitan ng pangalawang tubig na yun ang ating pagbababaran. So, ito ay nahugasan na natin. Ito yung pangalawang tubig na. Yan, nilagyan natin siya ng tubig. Mula dito sa ating pump, no? Yan. Nilagyan natin. Kailangan nakalubog ang kabuuan ng ating binhing palay. Yan. Okay? So, yan po ang ating pamamaraan. So, hintay na lang po natin pag umabot siya ng 24 oras. No? Saka natin hanguin at patuloyin. At kukulubin natin para sumibol. Okay?